Nananatili pa rin umano ang tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng kanyang mga taliwas na pahayag tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Dr. Ador Torneo, Political Science Professor ng De La Salle University, batay sa kanilang ginawang pag-aaral, ang mga taga-suporta ng Pangulo ay hindi natitinag sa anumang kritisismo na ibinabato sa kanya. So ayon sa pag-aaral namin, ang mga kababayan natin na matindi ang paniniwala, matindi ang kanilang tinatawag na partisanship o pagsuporta sa presidente, ay hindi natitinag kahit pa lumabas na magsabi siya ng mga bagay na sa huli mapatunayan na hindi totoo, no? Or pwede niya sabihin na joke o lumabas na hindi siya nagsabi ng totoo. Kagabi sinabi ng Pangulo na isang campaign joke lang ang sinabi niya na pagsakay sa jet ski papuntang Spratly Islands para maglagay ng watawat ng Pilipinas. Panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yon. Yung de la we call it bravado. Yung bravado ko. That's a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati si... I would say that you are really stupid. Sa kabila nito, ayon kay Professor Torneo, dapat maging maingat pa rin ang administrasyon sa mga sinasabi nito ukol sa West Philippine Sea. So kapag ang Pangulo'y nagsasabi ng mga bagay na ganito, it potentially undermines, nakukompromiso yung ating posisyon doon sa international audience. At napakalaking bagay nito. Bakit? Sapagkat ang gobyerno ng China sa mga susunod na panahon ay maaari nilang ikot mismo mula sa bibig ng presidente ng Pilipinas na ganito ang sinabi at pwede nilang palabasin sa kanilang argumento na ito ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas. Mas mabuti na rin na kung sa mga miyembro ng gabinete na lamang ng Pangulo iikot ang anumang pag-uusap ukol sa pulisiya ng pamahalaan sa isyu ng agawan ng teritoryo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.